So hello guys, welcome back to my channel. And gagawin natin ngayon is Shopee haul, Shopee and Lazada haul. Simulan muna natin sa mga gamit, tapos mga underwear, tapos yung mga damit. So dito muna tayo sa mga gamit and mga makeup na nabili ko sa Lazada. So unahin na natin itong eyeshadow palette na sa makeup dahil kay Ray. Dapat hindi talaga ako bibili nito kaso nakumbinse ko sa video ni Aika. Walang nakalagay kung ilan siya kabuuan na kulay. And 4. Maganda naman siya, pigmented, creamy yung mga glitter. Pero my only concern is pagkabukas ng palette is amoy chemical siya. Kada color sa pan, hindi man lang siya halfway through puno. I mean, konting-konti lang. Kaya tendency is kapag may naging favorite ko ang kulay sa palette, tapos dinudut mo na nadudut na yon, ubus agad. Kasi konting-konti lang siya kada kulay, kaya siguro mura. Creamy siya. Konti lang kinuko kasi sayang eh. Sayang. Ito yung tinted sunscreen ng Sunglow. Hindi ko gusto sa kanya is hindi mo pa siya matagal suot. Ang cakey niya na sa ilong. Kaya siguro hindi ko na to i-re-purchase. Wala pa ako nakikita ang special sa kanya bukod sa full coverage. Yung nga lang, ang cakey niya sa ilong. Tapos, okay naman yung shade. Pero mas gusto ko siguro to kung meron siyang shade between fair and medium. Kasi masyado pa itong maputi sa akin. Tapos yung medium masyado maitim sa akin. Ito guys, sobrang ganda. Ginawa ko yung shade na bubbly and gleeful. Kaso dati, nung nirepito ni Ray, 99 pesos lang. Kaya nabulta ko 150 na agad. 50 na agad yung tinaas nila. Ito yung shade ng bubbly. Mukha siyang red sa camera. Pero mauvy siya sa personal. Ayan, mas ano to, mas nude siya. Ang problema ko lang dito, dahil ano siya, mousse nga siya. Hindi siya nagsiset, so nagta-transfer siya sa mga bagay. Kaya pag ganito, isipin niyo, pag puti yung suot niyo, mas match lang siya. Kumakapit. Next sa Lazada is itong Better Than Basic ng Curline. Wrap Incliner. Okay naman siya. Wala naman akong problema dito. Pigmented naman siya. Ito na yung last ng sa Lazada. Bumili kong binder. Kasi pagpapasokan na kami sa Augustine. And meron siyang apat na divider. Kaso bumili pa ako ng refill nito. Kaso naka-order ko lang kaya hindi ko na mapapakita. Pero ganito lang din naman itsura nun ng refill. Line lang din. Mura na siya kasi 300 plus yung nabili ko dating binder. Nahihirapan ako magsulat dun eh. Yung binder na Cattleya, yung filler. Mas gusto ko pa rin magsulat sa notebook. Kaya yung binili kong binder is yung notebook na lang din uli yung loob. Saka maganda naman yung papel niya makapal. Next is mga gamit na galing Shopee. Ito yung umiikot na na curler. Hindi naman siya nagiinit, kaya okay din. May kasama na siyang mga clip, suklay. And ganyan lang siya. Next is itong sa Focal Lure. Bumili ko ng pang eyeliner na naman. Pero gel liner to yung kanina. Hindi ko alam ano tawag dun eh. Basta ito gel liner. Mas gusto ko to kaysa doon. 02 chocolate to, alam ko. Tapos maganda dito, retractable siya. Maganda siya dahil meron siyang kasama pantasa. Sobrang creamy niya. Ayun. Ito na yung binili kong pang mga underwear niya. Bumili ko ng nipple pads kaso gamit ko siya ngayon. Tapos bumili ko na itong double-sided adhesive. I-share ko lang sa inyo pero hindi ko pa ito natatry kaya hindi ko alam kung anong touch ko sa kanya. Bumili ko strapless na wala siyang wire out. Oo, walang wire. Kaso hindi siya kasha sa akin. Iba na ata size ko kaya hindi na kasha. Lang okay sa kasamang ganito. Napapalitan yung likod niya kaya okay sa ano. Maganda pa yung tela niya. Sa Shopee na lang ako bumibili ng mga bra kasi kaparehas lang naman yun sa bench. Hindi ko pa gusto yung sa bench kasi yung sakit sa nila, yung bakal. Bumili ko ng Fox ba yun? Kaya ito yung mga makikita nyo sa IG ko ngayon kasi tingnan nyo ang laki niya na rin. Sa Shopee lang to. Lahat ng pinagbilang kong shop, ilalagay ko sa link. Lalagay ko yung link sa description box. Ayan. Malaki na siya, tapos mura lang, 95 lang. Kasi yung mga nakikita kong nagtitinda nito sa IG, mga nasa 300 eh.
And di naman siya naglalagas. Kaya okay siya pong feature-feature. Kahapon ko lang yung sa Colorette. Sa Lazada ko rin siya nabili. $2.99 talaga to. Pero nung nabili ko, $2.50 lang. Kasi sale siya nung July 7. And isa lang binili ko. Binili ko yung L. Meron ako na to yung dating packaging. Tapos mas okay na to kasi meron siyang ball sa loob. Mas madali na siyang i-shape. Pupura yung kinasalabi ko para mapakita ko sa inyo. Ayan. Ang laki nung bote niya. Ang weird kasi. Ang unique nung shape. Hindi shape. Nung laki niya. Pero yung niya, applicator niya. Yung usual lang. Dark talaga to pag kinapalang ko, pero ganyan na lang kasi tatanggalin ko rin naman mamaya. And ganyan kapag konti lang yung nilagay. Last na to ng gamit sa Shopee. Hindi talaga ako bumili nito, si Carlo. Ano siya? Wax machine siya. So pag meron siyang kasamang wax beads. Okay, papakita sa inyo. Buksan. Yeah. Isa to sa regalo niya sa akin, kaya hindi ako bumili nito. Ayan, may kasama siyang wax beads. So, itong wax beads na to, pag pinasok niyo dito sa loob, iinit siya. Tapos, matutunaw. Ayan, meron pang laman yung loob. Ayan, ganyan. Mukha siyang rice cooker. Ayan. Pero hard yung nasa loob kasi kahapon ba yun, yung isang araw ko ginamit. Tapos, kapag kunyari, in-apply nyo gamit nitong, kasama siyang mga popsicle. Kapag ganyan yan nyo, mabilis siyang matuyo, tas hatakan nyo lang. Magiging ganito siya. Ayan. So, parang pagano'n. Dati kasi gamit ko yung cold wax eh, pero ang nakakatamad kasing inid yun. Kaya, mas convenient na yung ganito. Sasaksak lang. So, okay. $6.95 siya kapag may beads na. Pero iba-ibang set to eh. So, makakapili kayo. Mas mura siya kapag yung machine lang binili nyo. Pero, bumili na rin ako nung may kasamang beads kasi same price lang din naman. 100 lang yung... 100 din yung pinakamababa ng beads. Tapos, 100 lang din naman yung pagkakaiba niya dito, dun sa machine lang. Kaya, yung may... beads na rin yung pinabili ko. Hindi ko mahanap yung isa eh, pero tatlo binili kong sports bra. Ito, $111 lang. Meron talaga siyang kasamang foam, kaso tinanggal ko nung nilabhan. Ilipat ko dito sa yellow. Itong yellow, ₱109 lang. Tapos ang pangit yung foam niya, kaya yung foam nito, ililipat ko pa dito kasi mas gusto ko ito. Mas maganda yung fit nito sa akin. Ayun, mukha siyang jersey. Meron siyang butas-butas. Mas maganda siya pag suot. Kaso hindi ko na sinuot kanina kasi pinatamad na ako. Eh, suot ko naman ito sa isang vlog. Lalagay ko na lang sa eye button kung saan ko siya suot. Meron na itong itim, ₱75 lang. Kaso hindi ko siya makita. Kaso yun, hindi ko ginagamit kasi ang sikip. Doon! Ito, nabili ko ng ₱271. Dress siya. Pura na to para sa dress kasi ang ayos niya. Okay naman yung tela niya. Hindi siya mainit. Hindi rin siya. Hindi ko alam kung manipis ba siya. Pero para sa akin, okay lang yung nipis niya. Kasi ganun yung mga press kong tela. Kung magaganto siguro kayo, mag-skin tone na lang kayo na underwear. Or mag-cyclings kayo. Kasi manipis siya kapag dating dito. Dito sa baba. Pero ang ganda nito kasi kahit ganyan siya. Kahit yung mga ganyan, yung parang mga 1950s style na pang okay siya kasi hindi niya mapagmumukhang mali. Overall maganda yung hug niya sa katawan. Meron din ibang mga kulay nito. Kaya kung ayaw niyo mag skin tone sa loob, bilhin niyo na lang yung kulay black mo. Alam ko meron din nude color nito, puti pink eh. Ayun na lang yung bilhin nyo kaysa sa white. Pero ako yung white binili ko kasi naano ako sa white ngayon. Gusto ko yung mga white na damit ngayon. So next is itong crop top. Ito walang pangit dito. Hindi rin siya. Manipis pala yung likod niya. Pero yung harap niya hindi is
So, kahit mag-nipple tape lang kayo, okay. Pero yung mga conservative, hindi makakayanin suotin to kasi dihook lang yung gitna niya. Hook ng mga likod ng bra. Parang ganun siya. Ipapasok nyo din. Hirap na hirap ako yan. Ganyan lang siya, hindi pa nga siya natutodo. So, kapag siguro, hindi naman pag nagagalaw kayo, hindi naman siya mabilis matanggal. Kaso, baka yung iba, mahirapan suotin to. Kasi, dihook nga lang. Baka hindi sila komportable. Pero maganda to. Maganda yung ano niya sa katawan. Hindi siya parang divisoria. Itong huli, 50-50 yung. Okay lang naman sa akin, parang ginupit lang din yung sleeves. Pati yung dito. Hindi naman siya masagwatig lang. Kaso nga lang, anong size ba to? Ah, small pala lahat ng binili ko. Mas okay siguro to kapag medium. Oh, sadyang nakapadyama ako kaya hindi maganda tip. Itong damit, hindi ko sa Shopee nabili to. I-link down below ko na lang yung Facebook kung gusto nyo bumili ng pajama. 350 to 500 pesos yung range. Depende na lang sa tela na gusto nyo kasi merong cotton, merong silk. Meron ding short, tapos merong sleeveless guys. So, yun lang. Thank you all for watching this video. And if you like this video, like, comment, and subscribe to my channel. And ililink down below ko na lang lahat ng shop sa description box. Yun lang.